Nagsimula ang lahat kay Benji Paras. Hanggang sa nasubaybayan naman natin yung basketball journey ni Kobe Paras ngayon. Well, hindi pa pala dyan natatapos dahil may isa pang Paras ang susubok na makapasok ng PBA. Andre Paras. Siya nga ang panganay na anak ng nag-iisang PBA legend na si Benji Paras. Marahil yung iba sa inyo nakilala si Andre dahil ilang beses na tong lumabas sa mga pelikula. Pero bago siya pumasok sa showbiz ay basketball muna ang pumukaw ng kanyang atensyon. Una siyang naglaro para sa Lasal Green Hills noong high school at nung college naman ay sa Universidad ng Pilipinas. Sayang nga lang dahil wala akong makitang clip noong naglaro siya para sa UP. Maganda sana kung may pakita din ako sa inyo noon, pero taon ng 2014, nilisan niya ang UP at lumipat para sa San Beda College sa NCAA. Ang naging dahilan ay nahihirapan siyang ibalanse yung kanyang studies at pag-aartista dahil sa napaka-hectic nitong schedule. Ayon pa sa kanya, pangarap niya din talagang mag-aral sa UP at ayaw niya din mag-iwan ng hindi magandang reputasyon sa school na yon. Isang taon lang siyang naglaro para sa UP bago siya umalis at lumipat ng San Beda. Pero sa paglipat niya ng panibagong school ay hindi din naman siya nagtagal at nag-focus na lang din sa pag-aartista. Halos ilang taon din bago bumalik sa paglalaro ng basketball etong si Andre Paras. Taong 2018 pa nung muli natin siyang nasilayan o nasaksihang naglaro ng basketball. Una ay naglaro siya para sa team ng AMA sa PBA D-League. Dito, may descending average naman si Andre Paras. Sa loob nga ng tatlong laro, nakapag-average siya ng 7.3 points, 18 rebounds at 4 blocks per game. Talaga namang hindi na masama yan para sa isang player na kakabalik lang maglaro matapos ang ilang taon. Grabe yung 18 rebounds sa game niya at 4 blocks per game. Base sa napanood kong highlights naman niya, ay may galaw naman talaga etong si Andre Paras. Marunong siyang gumamit ng katawan niya lalo na kapag nasa ilalim. May descended din tong post-up move at shooting sa labas. Pero ang talagang nagustuhan ko sa laro niya ay yung sipag niyang kumuha ng mga offensive rebounds. Kaya naman hindi na ako magtataka kung bakit nakapag-average siya ng 18 rebounds sa game sa tatlong laro. Minsan din tong umiscore ng 23 points sa isang laro. Ang pinakapaborito niyang tira o galaw sa ilalim ay yung kanyang skyhook. Sabi ng iba, ma-Lebron Diaz daw kung maglaro etong si Andre Paras. Pero para sa akin, mala-Eric Camson yung laruan niya. Marunong gumalaw sa ilalim, kayang-kayang gamitin yung katawan sa ilalim at tigit sa lahat ay may tira din to sa labas. Kaya naman sa pagsali ni Andre Paras para sa PBA draft ay may team kayang kukuha sa kanya. Well of course mga bro, isipin mo na lang kung gaano kalaking fanbase agad yung maibibigay niya sa team na kukuha sa kanya. Syempre bukod doon yung talent niya sa paglalaro. Maganda din mapunta si Andre sa team na pwede siyang mabigyan ng minuto. Well, swerte siya kapag sa NLEC siya napunta. Dahil kapag nasa poder ka ni Coach Yenggiao, kahit rookie ka ay talaga namang magkaka-playing time ka. Lalo na kapag nakakitaan kanya ng sipag sa laro dahil yun ang pinaka-favorite niya sa isang player. Tapos hindi din biro yung mga kasabayan niya ngayong PBA draft. Kaya sa palagay ko, baka nasa late second round o third round siya makukuha. Pero sa akin yon mga bro. Well ano naman sa palagay nyo, pang ilang round kaya siya madadraft sa PBA if ever nga na madraft siya? Magkomento lang ng sarili nyong opinion sa ibaba at pag-uusapan natin yan. So huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace bro.